Hello, good morning sa inyong lahat guys. Bigyan kayo ng tips sa mga Epson user. Huwag mag-stock yung printer nyo na hindi nyo magamit mga 3 months, 4 months, 5 months. Ito, tips lang to sa mga Epson user. May nagpapa-refer dito sa amin ngayon, Epson siya. Pakita ko sa inyo mga tips kung paano gagawin para hindi nyo na kailangan dalhin pa sa store o ipapayos. Sa bahay pa lang, kaya nyo na itong gawin. Ito, pakita ko sa inyo. Stay put lang kayo dyan. Ito, paparefer sa amin, Epson. Kahit anong model ng Epson, continuous. Tips to para hindi siya hindi nyo na dalhin sa store. Para hindi na kayo magbayad ng mas mahal. O natin na. Ang problema nito, ga-print siya pero walang print out na maganda siya makukuha. Ito, in-install ko na sa computer. Tingnan natin, mag-print tayo ngayon. Print test tayo, mag-print test. Ayan, nag-on siya. Okay naman, wala naman problema. Problema lang talaga yung print out niya. Malabo, tsaka maraming dumi. Ito, naka-print siya. Punta kayo sa printer properties device dito. Right-click nyo yan siya, yung printer na naka-install. Ito, kay default ko na kasi siya eh. Punta kayo sa properties, printer and properties. Ayan, click mo po siya. Yan po ang lalabas. Ayan po, lalabas. Punta kayo sa print, test print muna natin siya, test print. Try natin yung printout niya kung ano yung printout niya ngayon. Like print test and then close nyo lang yan. Kaya nagprint na po siya. Kaya may printout naman siya pero yung kulay, yung printout niya putol-putol po. Ayan, putol-putol. Putol-putol po siya. Kasi na-stock daw to ng kuhan. Nilagyan nila ng ink na yung universal, hindi original. Hindi siya original yung nilagay nila. Tapos na-stock siya ng mga 2 linggo, 3 linggo daw, hindi nagamit. Pag-print nila, ganyan na yung printout. Actually, wala talaga color dyan eh. I-clean head ko lang siya, i-clean head, lumabas yung color. Pero yung black talaga, wala. Ang tips ko na lang sa inyo, ganito ang gagawin nyo. Pupunta kayo sa references. Click nyo yung references. Di ba nasakpan na kayo? Sa Epson series properties, i-click nyo na siya, properties nyo. Punta kayo sa references. I-click mo po siya. May balalabas mo na ganyan. Punta po kayo sa maintenance. Tapos power ink loop, flashing siya. Flashing niyo muna siya. Mga kuan siguro 2 to 3 times flashing niyo para yung ink doon bababa papunta sa head niya. Kasi pag ma-stuck yung printer, pag ma-stuck 'tong mga continuous printer na Epson, bumabalik po yung ink papunta dito sa tank niya. Papunta dito. Dito babalik dito 'yan. Yung ink dyan sa kuan papunta dito hilahin kasi hindi siya gumagana doon eh, hindi niya na pinapumping kaya bumabalik dito, sumisingaw dito yan, babalik yung ink. So kailangan kasi ikuan muna natin power ink flashing natin. Ayan oh, power ink flashing siya. Tapos click natin yung okay. Ayan, start. Ayan, hintayin po natin siya matapos yan. Siguro mga 2 to 3 times yung gawin yan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito, tips lang to para hindi na kayo mahirapan magdala at magbayad pa sa mga paayusan nyo ng printer. Hintayin po natin matapos yan. Ayan, nagbabasa siya. Kumbaga yung ink niya, nahigupin niya muna, lalagyan niya ng laman yung head niya ng ink sa loob. Galing dito. Pero kailangan may laman siya. May laman dapat yung tank niya ng ink. Kasi wala siyang higupin kung wala laman niya. Hangin ang higupin niya. May laman naman yan, dami naman laman oh. Ayan oh, cyan, ayun hanggang pa dito, red hanggang dito. Tapos yung yellow, konti lang yellow. Ah, ito marami pa. Ang black, itong black, bago daw lagay nila yan, kaya lang nilagay nila dyan, kan, universal. Hindi sa original. Ayan oh, clean head ang lumalabas dyan. Please wait daw. Ito rin oh, sa flashing sa computer. Yan, tips lang po yan. Pero actually yung tips na yan, ilang beses ko na ginamit dito, magana naman siya. Yan lang pong gawain natin.
Hintayin po natin siya mga siguro mga kanyan. 10 minutes. 10 to 15 minutes. Karamihan ng printer dinadala. Ganyan yung, ano, yung ma-stock siya eh. Hingnan muna natin. Hintayin muna natin siya. Ayan guys. Gibasa pa rin siya. Hingap ko lang nina yung camera ko kasi may customer na pumasok. Nagtanong about sa laptop. Naghanap sila ng laptop eh. Wala kami laptop. Isa lang. Dito pala sa store ngayon. Sa store namin. Oh, wala kami paninda masyado. Ubus. Ubusan. Yan. Tumutunog siya sa loob. Pwede nyo naman buksan yan habang kakuan siya. Ika-clean head eh. Para makita yung loob. Ayan o. Clean head pa rin yan. Tuloy-tuloy pala clean head kahit nakabukas yan. Nabasa pa rin siya. Nabagal talaga yan mag-ban. Power ink flashing. Kasi higupin niya isa-isa yung kanyan yung ink. Apat kasi yan ink niya eh. Higupin niya yan. Yan, inihigup niya na. Kaya takabukas yung printer, walang problema yan. Yan, tuloy-tuloy pa yung pagbasa pa niya. Pag-cleaning niya. Ang flashing ink, power ink flashing kasi niya, kasama yung kwan dyan, heat cleaning. Kaya wag na kayo mag-heat cleaning kung i-kwan nyo lang siya, power ink flashing. Kaya malapit na siya. Gawin nyo lang yan 2 to 3 times ink flashing. Pero before nyo gagawin yan, hintayin nyo tumatapos ang isa. Hindi po siya mag-grid ulit. Kasi may sinasabi siya eh. Mamaya papakita ko siya kung ang sasabihin dyan sa computer nyo, sa monitor nyo. Kaya malapit na siya. Pasensya nyo ng camera ko, cellphone lang gamit ko, medyo malabo pa konti. Hindi konti, malabo talaga. Yan lang makayanan natin pang video ngayon eh. Cellphone muna. Karamihan kasi ngayon ng user ng mga Epson yung gumagamit. Nasa stock nila eh. Dapat kasi niyan, pag continuous, pag gamit niyan, two times a week, gamitin siya. Para hindi matuyo yung ink niya sa head, tuloy-tuloy yung daloy ng ink niya papaba. Luwas na matuyoan niya, mahirapan tayo dyan. Nagana pa naman siya, pero minsan, may option dyan. Guhit-guhit. Yung mga ganyan, gagawa ng paraan yan. Lalagyan ng kanang head niyan. Na parang fluid para tunawin tong ink na natuyo. Pero ito tips to, sigurado gagana to sa inyo. Karamihan naman kasi nasira ng Epson ganito eh. Yung print out niya tapos minsan tapos na yung life end niya, life span ng printer. Need siya i-reset ulit. Ito tapos na to. Ayan na, finish mo na, clear mo na finish, di ba? Pag finish mo na yan, ulitin mo pa isa. Click mo ulit, di ba? Pag click mo yan, okay, di ba? Okay. May lalabas pong ganyan, no? Lapit mo. You cannot use the function because this is been at least than 12 hours daw since at least date last use. Pag ganyan, may option tayo dyan. Kiklik nyo lang, okay. Isiset nyo po yung time at date nyo. Set nyo yung time at date dito. Adjust nyo. Yan. Change. Change siya. At i-advance siya sa isang araw, di ba? Ngayon, May 20,
May 8, 2021, ilagay nyo siya sa 9. Click nyo 9, tapos okay nyo siya. Okay. Tapos ulitin nyo siya gagana na yan. Kasi mahingi siya ng 12 hours daw before niya ulitin to eh. Click nyo lang to ulit. Gagana ulit yan. Ayan, okay. Ayan, start. O, diba? Gumana siya. Yan ang mga diskarte ng mga kun eh. Mga technician na laging gumagawa ng mga ganyan. Yan naman kasi lagi ko naman na kuha niyan eh, ginagamit mga ganito pag ayos ng printer, lalo-lalo si Epson. Yan, ulitin po natin yan. 2 times lang okay na po sa akin yan. Pero sa inyo pag kuhan, mas maganda 3 times nyo. Ulitin nyo lang siya. Nagbasa siya ulit to. Tayin muna natin. Model nito Epson na kuwan pala to eh. L565. May wifi to eh. Ayan o wifi. Samang wifi. 3-in-1. Scanner siya. Pwede ka mag-scan ng long dito eh. Long, short, pwede siya. Kaya kung kayo may mga Epson na printer na continuous, wag nyo siya i-stack. Wag nyo siya i-stack na matagal hindi nyo gamitin. Kasi yung printout nyo sa huli niyan, pangit na eh. Kailangan nyo siya gamitin 2 times a week lang, kahit 2 times a week. Tayin muna natin para makita natin kung ano yung printout niya. Kasi nagprintout tayo kahapon, wala talaga siyang kwan. Kahapon pa kasi ito, wala talaga siyang lumalabas na black tsaka colored, wala talaga yan. Mas maganda ngayon na colored kasi kaying kwan ko na siya, kaying power and flashing ko na siya kahapon eh. Hindi ko lang na video ang kahapon, busy kasi. Pero ngayon, okay na yung black niya, hindi, medyo may guhit-guhit lang. Kahapon talaga, as in wala eh. Meron dyan, kalahati-kalahati lang. Wala, natapong ko na yung mga printout. Sundin nyo lang tong tips ko, 100% dyan minsan gagana. Alas karamihan na nagpahayos sa printer sa akin, ganyan yung sakit niya, yung guhit-guhit, minsan wala. Yan lang ginagawa ko. Tagal. Yan yung tsura ko, haggard, wala masyadong pahinga ngayon. Wala, pahinga. Kailangan kumayod ng kumayod eh. Kaya pagbibidyo ko, ginagamit ko lang ito sa pag-vlog ko, pero nakakatulong sa inyo. Nakatulong sa karamihan. Ito, i-ikon na natin. Finish na natin. Click natin finish. Tapos try tayo, print ulit. Print test. Okay natin ito. Ito, print test tayo ulit. Click natin, print test ulit. Tapos i-close nyo lang yan. Ayan na, tayo natin. Receiving na siya, ayan na. Ganun pa rin siya. Ayan na, putol-putol pa rin o. Oh. Ayan, ganun pa rin ang printout niya eh. O, oh, medyo may kuiko siya konti. Pag mga yan, option tayo, bigyan ko kayo tips dyan. Ito, isa pang tips. Pag ganyan yung printout nya pa rin, nakailang, kung na kayo, nakatatlo na kayong power ink flashing, ikuha nyo na siya, punta na kayo ulit doon sa properties. Right click nyo yung printer nyo na naka-default, yung print model nito. Punta kayo ulit properties, click nyo siya properties, di ba? Tapos, punta kayo na ulit sa
references. Ito, references, punta kayo ulit. Tayo references, tapos punta kayo dito sa ano, dito sa quality. Yung quality na yan, di ba naka-standard siya. Ikaw nyo siya, ilagay nyo siya dito sa kwan. Depende kasi mayroong high kung wala tong more settings. Dito may more settings siya. I-click natin yung more settings. Tapos i-high natin to. Yung speed niya. Pag print, i-kwan talaga natin. Dobos yan. Tapos okay natin. Okay ulit. Mabagal lang siya mag-print. Pero ayos na ayos yan. Kung ayaw pa rin siya magana yung ink niya. Yung printout niya kung pangit pa rin. Try natin ulit print test. Kasi kinset natin siya eh. Click natin print test. Close. Ayan, try natin. Mabagal siya mag-print. So, tingnan natin yung print out niya kung okay siya. Bagal siya ng print, no? Pero kanyan, parang ink niya, binagala niya para yung print out niya, ang ink bababa ng diretsyo. Pag naka-standard or kung kasi, daan-daanan niya lang mabilis. Eh. Ito, balik-balikin niya talaga. Balik-balik siya para maganda yung print out. Pero ito naman, tips na lang naman to eh. Pag mga after a month na ganun yung gamit niyo, ibalik siya ulit sa standard. Yung settings niya. Okay na po yan. Kasi nag-call na siya, nag-dry na siya kasi na yung gamit eh. Yes, sir? Ano pa lang, sir? Kumagkano yung 4GB po na DDR3 na panglaka? Memory? Wala, sir? Oh, wala. Wala tayo memory. Magkano yung gaming keyboard na ito? 500, sir? Keyboard mouse? Guys, ito ng print niya, oh. Ayan niya. Ayan, di ba? Wala nang guhit-guhit. Ayan, oh. Ayos na ayos, di ba? Tulad kanina, ito yung print out niya. Ayan, print out niya kanina. Putol-putol. Kasi ngayon, yan. Yan lang tips ko sa inyo. I-con niyo na lang siya. Ilagay niyo siya dito sa con. Sa more settings. Sa more settings siya. Ayan. After a month naman kasi, pag tuloy-tuloy na yung print, pag marami na kayong print, na okay yung print out niya, pwede nyo siya matry ulit sa standard. Ibabalik siya sa standard. Tapos mag-print kayo. Kasi pang tuloy na yan, eh, okay na yan. Kasi yung ink nun, ayos na yung flow niya pababa. Eh. Tuloy-tuloy na. Eh. Pwede nyo siya ma-standard ulit. Okay nyo lang. Pwede kayo makaprint ulit nun. Para yung pag-print niya, mabilis na. Kasi pag naka-high siya talaga, quality niya, medyo konsya, mabagal mag-print. Mabagal. Ayan po, tips na po yan. Sundin niyo po yan sa inyong bahay para hindi niya kayo magdala ng mga printer sa paggawaan. Ganun lang naman kasi gagawin nila una eh. Kasi wala naman sira ang printer niyo eh. Yung print out lang naman eh. Doon sa head eh. Print out kasi niya, yung ink niya dyan, hindi bumababa dito, papunta dito sa head niya. Papunta dito sa head. Kasi bumabalik yan eh, pag hindi nagamit, bumabalik yan papunta dito sa tank. Punta dito. Mabalik yan siya eh. Babalik yan dyan ang ink niya. Dito sa loob. Mabalik dito. Dapat kasi niya, ginagamit siya kahit 2 times a week para yung ink niya stable siya dito. Tuloy-tuloy siya sa loob. Yan ang tips ko sa inyo. Kung kanyo, kung nagagustuhan nyo yung video ko sa mga tips sa pag repair ng Epson, kahit anong Epson na continuous, like at subscribe lang kayo tapos comment kayo sa baba below. Comment. Bye-bye.